Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Browsing and learning to use the internet is, yes, one of the easiest and funnest things to do today. A click here, another click there, and we can be anywhere. You can meet people from around the world. Hi! Read amazing stories and histories of the past. Ooh! And even have a glance of what may be seen in the future. But remember, using the internet without proper guidance and enough knowledge can also be one of the scariest we can ever imagine. Ooh! Imagine going on an online trip, seeing the beauty of the place, when suddenly, potential scams pop up and block your way. Scams? These are dishonest tricks used to deceive people, and we don't want that to happen to any of us. So, be your own hero online. Be internet alert. If it's too good to be true, then it's most likely fake. Fair exchanges shouldn't ask for your personal information. Always think twice or ask for the assistance of your parents and guardians before accessing a new site. Be on guard for possible phishing that will ask you to log in and give your important personal details. Whew! That was close! Good thing I am internet alert! Remember, any effort to steal your information may be a form of scam. So always trust your intuition and distinguish what's real and what's fake online. This has been your online hero, Mom Jennifer, reminding you to beware by being aware, keep your learning safe, and don't fall for fake. Don't let this ever happen to you. Hackers and scammers are lurking about trying to get access to your accounts and steal your information to damage not only your devices, but also your reputation. So, as a smart online citizen, it is of utmost importance to
secure your secrets. This is easy as A, B, C, D, E. A. Always use screen locks. Protect your phone from unwanted entry by creating a complicated screen lock code or pattern. B. Be protective of your personal information. Avoid putting personal information on public devices or devices unlocked and used by a lot of people. C. Create a strong password. Use passwords that are 8 characters or longer. Use combinations of letters in different cases with numbers and symbols. It should be easy for you to remember, but difficult for hackers to guess. D. Don't share your password. Sharing your password with someone else other than your parent or guardian will put you at risk for hackers and scammers. E. Enable privacy and security settings. Learn to use app or website settings to protect your privacy, security, and safety. With the ABCDE of security, you will keep your secrets safe, secured, and secret. Remember, secure your secrets and keep those pesky hackers and scammers away. Be internet awesome. Happy browsing. Oh no! The internet can be a risky zone for everyone. Our young learners are most vulnerable to the dangers that it may bring. Online hazards may have tragic consequences, but worry no more. Protecting our young learners against threats of the cyber neighborhood is just a matter of awareness. With Google's Be Internet Awesome program, we can help our young learners to be safe and responsible users of the internet. Aiming to promote digital citizenship, Be Internet Awesome anchors on 5 themes called the Internet Code of Awesome. First, be internet smart or share with care. Second, be internet alert or don't fall for fake information online. Next is be internet strong or secure your private information. It is followed by be internet kind or don't be a cyber bully. And last is, be internet brave or talk it out when in doubt. To support its pedagogical value, Be Internet Awesome is supported by tools and resources evaluated by the International Society for Technology in Education and receive the Seal of Alignment for Readiness. To begin, let's get some light on the engaging computer game called Interland. Interland is intended for learners aged 7 to 12. It provides fun and adventure-packed hands-on experiences to help young learners discover safety measures in using technology. Players will be called Internauts. Internauts will explore 4 floating islands: the King Kingdom, the Reality River, the Mindful Mountain, and the Tower of Treasure. Each island features a challenging game equivalent to a different lesson. Internauts will collaboratively embark on a quest to combat evil hackers, fishers, oversharers, and bullies by practicing online safety and online etiquette. With this free interactive game, young learners will be empowered to achieve technological independence.
It will also help them to distinguish between safe and unsafe behavior in online interactions. This includes attaining a sense of what to share on the internet and whom to share it with, depending on the content. Now, let's take a look at the Be Internet Awesome curriculum. The Be Internet Awesome curriculum features teaching guides on topics such as privacy and security, cyberbullying and online cruelty, phishing and scams, online reputation, and inappropriate content. Aside from teaching guides, the Be Internet Awesome curriculum also contains posters, worksheets, and slide decks that can be used concurrently with the game Interland. To encourage the entire family in promoting safe internet usage, the Be Internet Awesome pledge can be reviewed and signed all together by parents and their children. Still, the most important safety measure is open communication between the members of the family and the school. Together, we can close the gap that surrounds the digital citizenship of young learners in the present technological age. Remember, play safe, learn safe, and stay safe. Hello! Isang masiglang at maulang umaga. Ayan, medyo hinangin pa yung buhok ko dahil sa ulan. Ay, sa hangin sa labas at medyo maulan. Pero, welcome, welcome sa ating PE5. Good morning sa lahat ng nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil nga tayo ay level up na, kasama natin sa ating pag-aaral ngayon ng PE5, yung sinabi ko sa inyo mga bata nung nakaraang linggo, na si Tutor Jeff. Ayan, dalawa lang kami ngayon sa PE5. Hello, Tutor Jeff! Hello! Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, good morning, Tutor Jeff. At ang dami nating makakasama ngayon, Tutor Jeff. Ano? Yun, sige, Tutor Jeff, go! Ayan. Ayan, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang lahat ng nanonood sa atin sa ating FB and YouTube live na talaga namang naghanda sa araw na ito. Although kanina pa sila nanonood sa ating EdTech unit and sa ating YouTube ng ilan pang mga subjects. Pero alam, batid natin na excited sila, Tutor Jeff, sa ating PE5. Dahil dito, ang lagi nating sinasabi bago tayo mag-umpisa ay galaw-galaw para sumigla ang ating buhay. Hindi lang ngayon, kundi ayan, sa araw-araw. Kaya naman, batiin mo muna, Tutor Jeff, ang ilan nating mga manonood. Yes, hello po. Good morning po. Ako po ang isa sa mga magiging tutor nyo for this morning sa MAPE5, Physical Education 5. Okay? So binabati ko po, shout out po do sa mga taga Patulo, nagpapabati po kanina, Marilo Bulacan Elementary School po. Good morning po sa inyo. Binabati ko rin yung mga kapwa kong guro sa Vicente Madrigal Integrated School at sa kabuuan po ng Binangonan at sa kabuuan ng SDO Rizal. Shout out po sa inyo. Happy Teacher's Day po sa inyo na. Ayan, at Happy Teacher's Day sa iyo, Tutor Jeff. Talaga namang saludo ako sa iyo. Ayan, saludo ako sa iyo dahil talagang inilaan nyo rin po ang inyong oras para sa ating mga learners na meron po tayong, inaabot po tayo minsan ng nasa 200 na mga learners. Hindi po talaga biro yung effort po na binibigay po ng bawat isa pong tutor. Kaya Happy Teacher's Day, Tutor Jeff. At batiin muna natin ng Happy Teacher's Day lahat po ng mga teachers din po sa buong Pilipinas na nanonood po ngayon, na sinasamahan din po ang kanilang mga learners na manood. And shout out po natin yung ilan po nating mga nanonood from Baruya Elementary School, SDO Pampanga. By the way po, ang inyong pong lingkod ay from SDO Cavite. At si Tutor Jeff naman ay mula sa SDO Rizal. Rizal. So tayo ay talagang, ayan,
pinagbubuklod ng itulay. Amen. Sa lahat ng dalawa. Talagang tayo ay pinagtutulay-tulay sa bawat yan. Isa. Talagang tinutulay tayo sa bawat isa. Good morning from Baliwag Elementary School. Meron tayo from Cagayan. At meron tayo from SDO Isabela Region 2. Ayan, gusto naming batiin ang lahat ng learners natin. Subalit, kailangan nating dubako sa napakahalagang bahagi ng ating pag-aaral sa araw na ito. At muli, nakikita ninyo sa ating harapan, kami nga ang inyong mga kasama sa PE5 tuwing Martes ng umaga, 10 to 11 a.m. Ayan, Tutor Jeff, tayo ay nasa physical education nga. At syempre, magkakaroon muna tayo mga kids ng ilang warm-up exercise. Tutor Jeff, sabay-sabay tayo ano sa ating warm-up exercise. Ayan. Na kinuha natin syempre mga bata sa mga kilos na ginagawa natin sa ating paaralan nung tayo ay face-to-face pa. So, nung nakaraan, tinuruan ko kayo ng exercise gamit yung pagbubura ng blackboard at yung pagpupunas ng mesa. Ano, so yung ganon, kung naaalala ng mga learners natin, tapos yung ganon lang sa mesa. Ngayon naman, ang gagawin nating step ay yung pag-check ng papel. Dahil kayo ay nag-check ng inyong mga modules, yan. Sige, gawin nga natin mga bata, tingnan ko nga mga kamay, itaas ang kamay at paano tayo mag-check. At kung paano tayo mag-mark ng mali. Although hindi naman tayo nagko-cross sa papel, pero gagamitin natin yung cross sa ating step. Ano, madalas binibilugan natin. Pero ngayon, i-cross natin ang kamay natin and ibababang ganon. 1, 2, 1, 2. Ayan, sige, gawin natin. Ito na yung pangalawang no. Natin. I-check naman ang papel. No, Chotter Jeff? Ayan, so sige. Let's have this one. Ayan, medyo tatayo muna ako mga bata. Kami ni Chotter Jeff rather. Talaga naman, gagawin ng lahat ng mga gurong Pilipino ang paraan para maitulay ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Kaya, ayan, kahit ang dami namin makikita sa background, tuloy lang tayo, kids. So, gawin natin muna yung check. So, ganito. So, gamit ang inyong kanang kamay. So, 1, 2. So, baba, taas. So, down, up. Tapos sa kabila, down, up. So parang nag-check. 1, 2, 1, 2. Okay? So 1, 2, 3, 4. Cross naman. 5, 6, 7, 8. And then 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, ganyan tayo kasi mag-check. It's either check or wrong. Di ba mga bata? Nung nakaraan, kung pabalikan natin, nagpunas tayo ng blackboard. So, ganun. Tapos nagpunas ng mesa. Okay. Ngayon naman, tayo ay mag-check. Sige. Lagyan natin ng kaunting sound. Ayan. Let's do it! Let's do it, kids! Parang hindi narinig yung sound ko, pero okay lang yan. Okay, 5, 6, 7, go! Ayan, medyo mabilis lang ng kaunti. Check muna tayo mga kids. Check! Ayan! Ang ngayon, cross naman muna tayo. Ayan ngayon, parang medyo ano. Ayan, tanggalin na lang natin ng sound. Medyo hindi siya sumasabay. So, ngayon, lagyan natin ng counting tutor din. So, ulitin natin. 1, 2. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And kids, i-shout out nyo nga yung mga sumasabay dyan kung nakakakuha kayo at magpaulan kayo ng heart rate up kung nakasabay sa ating check exercise. Ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. One more, kids, bago tayo magpatuloy. Ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yun.
At bigyan naman natin ng palakpakan ng ating mga learners na sumabay sa ating check-in exercise. Good morning, Althea. Good morning, Maria. Janil Tala from Pampanga. Ayun, nabati na natin kanina. And from Amadeo Elementary School. Ayun, Tutor Jeff, go! Tuloy tayo. Hello, good morning po. Hello, welcome po sa ating lahat. So, I will be your tutor for today with Tutor Alan dito po sa ating PE5. Okay, so simulan po natin ang ating talakayan sa umagang ito. So, ang ating pong pamagat ng ating lesson ay pagpapayaman sa kasanayan sa larong pagtudla o tumbang preso. Kagaya nung pinalakay natin nung nakaraang linggo, ang diniscuss natin ay ang may mga bagay na may kinalaman sa tumbang preso o example siya ng target game. So para sa ating layunin, sa araling ito, ikaw ay inaasahan na lalo pang mapaunlad ang mga kasanayan sa larong tumbang preso sa pamamagitan ng iba't ibang gawain na kailangan mong isagawa ngayon or mamaya pag hindi na umuulan o bukas, pwede rin. So, magbalik-aral muna tayo. Okay? So, nakikita ninyo ngayon sa inyong screen ang letter word puzzle. Okay? So, ang title ng ating laro ay Hanapin Mo Ako. Ito po ang instruction. Bibilugan ang mga salitang may kinalaman sa larong tumbang preso na mabubuo ninyo or makikita ninyo doon sa box sa baba, sa mga boxes sa baba. Pero bago yan, bago kayo maghanap, magbibigay na ako ng clue para mas madali ninyong mahanap yung mga salita na ating kinakailangan. Tandaan na ang mga salitang ito ay may kinalaman sa larong tumbang preso. Handa na kayo? Handa na. Okay. Sa tingin para ko, sa Tutor Jeff, handa na sila. Ayan. Ayan, handa na. Hello daw, sabi nila. Hello po. Ayan. Ayan. Pa-shoutout si Kulay, pero handa na sila, Tutor Jeff. Para sa ating first clue. Ayan, pa-shoutout naman daw po. Mamaya, happy teacher sa inyong lahat. Okay, para sa ating first clue. Sa lugar na ito, nagmula ang larong tumbang preso. Nakita nyo na ba? Kung nasaan yun? In 3, 2, 1, ano ang sagot? Ayan, Sina, Tutor Jeff. Alam nyo ba, Tutor Jeff, hindi pa kayo tapos sa inyong tanong? Naglagay na agad sila ng sagot. Oh, wow! Marahil mabilis silang nakuha. Ayun, Bulacan po, sabi. Tama ba? Tama tingnan ba? Natin, Tutor Jeff, kung tama. Teacher Alan. Oh, Bulacan. Yeah. Tama. So, ang tumbang preso ay nanggaling or nagmula sa San Rafael, Bulacan. Kaya, shoutout sa mga taga San Rafael. Ayan. Next, para sa ating next clue, ginagamit sa laro upang patumbahin ang lata. In 3, 2, 1, nakita na? Tingnan natin kung nakita na ang sagot. Comment lang kayo. Kita. Meron na. Meron na agad, Tutor Jeff. Ano ang sagot? Sige nga, tingnan nga natin. 2, 3, and... Ayan, sabi ni... Sabi ni Helen Rodriguez ay chinelas. Tama, tama. Oh, shoutout sa'yo, Helen Good Rodriguez. Kids. Okay. Next. Pangatlo. Pangatlong sa salita nating hinahanap. Ito ang clue. Ginagamit ito sa pagguhit ng manuhang guhit. Ano kaya ito? 3, 2, 1. Tignan natin kung meron na nakasagot. Ayan. Alam mo ba, Tutor Jeff, okay, talaga mong nilalaro ko? Nilalaro talaga natin to. Ano, madalas at talagang nakakaliba na wala ang mga bata natin ay yeah, masubukan din ito talaga. Sobrang napakasayang laro. Kaya, subukan nyo ito mga kids, no? Wag lang tayo puro cellphone or gadgets, ano? Mas maganda, meron tayong physical activity like... Ayan, Tutor Jeff, meron na silang sagot. Anong sagot nila? Tingnan nga natin. Tutor Alan? Yeah. Yon, yes. So, yung ibang sabi uling.
Uling pwede. Uling pwede rin ng uling, pero this time ang hinahanap nating salita ay yeso. Ayan. Okay. Or chok. Ayan. Pang-apat or panglimang salita, ito ang ating clue. Ito ay kasanayan na kailangan sa paglalaro ng tumbang preso. Dalawang salita ang hinahanap natin na kasanayan sa paglalaro ng tumbang preso. Nakita nyo na ba? Three. Yeah. Naghahanap two, ang mga bata natin, Chuter Jeff. One. Nakita na kaya? Nakita na kaya? Meron na. Ayun. Ano nga yung isang hinahanap nating salita? Chuter Alan? No. Ayun, sabi ni Hannah, paghagis, tama. At yung isa pa ay? Meron pa ba kayong nakikita? Ayun, tama. Ang pagbato. So, ang mga salita na yan ay may kinalaman sa larong tumbang preso. Okay? So, yan yung mga diniscuss natin or tinalakay ni Tutor Alan noong nakaraan. Yan. So, ngayon, proceed na tayo. Yan. So, bago tayo maglaro ng tumbang preso, gawin muna natin yung mga pampasiglang gawain or warm-up exercises sa Ingles. Mahalaga ito para makondisyon natin yung ating katawan bago tayo maglaro or sumabak or gumawa ng mga matitinding physical activity. Mahalaga ito para sa inyong katawan. So ano-ano ba ang mga ito? Tignan nga natin, Tutor Alan, kung ano-ano mga dapat natin gawin. Yan! Tutor Jeff, gawin natin yan. So pagkakataong ito ay inaanyayahan ko ang lahat ng mga nanonood ngayon, lahat ng subscriber natin ngayon na tumayo. Yan, sige, tayo tayong lahat. At gawin natin ang warm-up exercise na ito. Okay? Sige, ready na kayo? Ready na? Stretch-stretch tayo. Yan. Okay, ang una natin gagawin ay jog in place. Ready? Go! Jog in place and count! Yan! Go! Yan! Sabay mo kayo mga bata! Sabay mo kayo sa upuan natin. And then after that, head twist tayo. Head twisting. Like this one. One, two. Kabila naman. Yun. Gawin din natin to. At sa kabila. Yan. Next is shoulder rotation. Paano yun? One, two, three, four, five. Pabalik naman. One. Baliktad din mo. Three. Four. Five. Okay. Next. Arm circling. Arm circling. Ganito. Or ganito. Pwede na. Ayan. Para sa pagkita. Basta kids, galaan nyo. So lahat ng gumagawa kids. Ayan. Opo. Shout out kayo dyan, okay, kids. Gawin lang natin. O, next. Balik naman natin. Ayan. Babalik. Ayan. Next is hip twisting. Hip tayo. Hip dito sa bewang. Hips. Sa bewang. Ayan. Sige, ayos ating camera. Hips twisting tayo. Simula tayo sa kanan. Kanan. Papunta sa kaliwa. Kaliwa. Baliktad. Kanan. And kaliwa. Ayan. Okay. And then the last one. Ito yung medyo jumping mahirap. Pero makakayanin natin. Jumping jack tayo. Ready? One, two, Tutor Alan, go! One, two, three, four, five, yan! Alam ko, pinapawisan na kayo. Yan naman. Okay, sige po. Puno tayo ngayon. Mahalaga yung ating pagkakaroon ng pampasiglang gawain bago tayo gumawa ng iba't ibang pabibigat na activity kagaya ng paglalaro ng tumbang preso. Okay? Pinawisan yata si Tutor Alan. Yan. Sobra, so, Tutor Jeff. Sobrang sarap sa katawan ng kumikilos talaga at gumagalaw. Ibang pinapawisan talaga. Okay? So ngayon, nakapag-warm up exercise na tayo, alam ko na ready na kayo para sa paglalaro. Tara, maglaro na tayo! Yan. Panoorin natin, guys. Narito muli ang mga paraan sa paglalaro ng tumbang preso.
itayo ang lata sa loob ng bilog na guhi. Ang manuhan o pamulang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Magmanuhan upang piliin ang taya. Isa-isang tumayo sa tabi ng lata at ihagis ang sa manuhang guhit ang tsinelas. Kung may tsinelas na pinakamalayo sa guhit, ang magiging taya. Ang taya ay tatayo malapit sa lata, maaaring sa gilid o sa likod. Ang mga tagahagis naman ay nasa manuhang guhit. Isa-isang pupukulin ang lata gamit ang tsinelas upang malis o tumilapon ito palayo sa bilog. Sa tuwing titilapon ang lata, ay kukunin ito ng taya at itatayo sa loob ng bilog. Kapag natumba naman ang lata, ito ang pagkakataon para kunin ng mga tigahagis ang kanilang tsinelas at bumalik sa manhong guhit. Kapag nakatayo ang lata at may nataga o nataya ang taya, ang nataga ang magiging bagong taya. Okay po, Tutor Alan. Galing! So, ganun ang paglalaro ng tumbang preso. Okay? So, pwede nyong i-apply yan, ha? Mamaya, pagkatapos ng ating session o ng ating tutorial. O, kung maulan, ipagpaliban muna, ha? At baka kayo magkasakit. Mahirap na. Pero, alam ko ngayon, alam nyo na kung paano maglaro ng tumbang preso. Next, Tutor Alan. Ayan. So, kapag ka kayo ay natapos ng maglaro ng tumbang preso, panigurado yan pag naglaro kayo, medyo matagal-tagal yan. Lalo na kapag ka nagkakasarapan, di ba, Tutor Alan? Lalo na kapag kayong natatagalan ng taya ng isa, yung tinatawag natin na balagong or bagoong na, yan. Okay? Minsan nagkakatagalan na ang laro niyan at talaga namang tagaktak na ang pawis diyan. Ngayon, pagkatapos nating maglaro, kinakailangan din nating mag-cool down exercise. Kung meron tayong warm-up exercise kanina, kinakailangan din naman nating mag-cool down exercise. Ano ba ang benepisyo ng pag-cool down exercise? Mahalaga ito sa inyong katawan na napagod kasi ang cool down exercise ang isa sa pamamaraan para unang-una, mabalik natin sa tamang heart rate yung ating puso. Yung tibok ng puso natin. Kasi syempre, pag napagod tayo, bibilis ng tibok ng puso natin. Pero dahil sa cool down, matutulungan tayo nitong manormalize ulit yung ating heart rate. Pangalawa, tinutulungan din tayo nito na makarecover sa matinding pagod na naranasan natin sa paglalaro. Totoo, at pangatlo, makakaiwas tayo sa posibleng injury na ating natamo na hindi natin nararamdaman habang tayo naglalaro. Kasi yung adrenaline rush natin, Tutor Alan, alam mo naman, di ba? Lalo na yung mga pag-iwas-iwas. Pag-iwas, pagtakbo ng mabilis, talaga pagtakbo, naman. Pagtakbo, pagtaya, ayan. Kung minsan nga, hindi mo na mamalayan. Meron ka na palang gas-gas, di ba? Ayan. Okay. Kaya mahal na talaga natin ito. Tutor Jeff, tandaan din natin yung mag-ingat, ano, lalo sa palaruan. Piliin natin tama. Yung tama. Tama ka dyan, Tutor Alan. Sa mga bata. Mm-hmm. At tignan ninyo yung inyong mga palaruan kung ito ay ligtas, lalo na kung kayo naglalaro sa labas ng kalsada. Baka may mga bato na pwedeng matapakan ng paa, maging sanhi ng sugat ng inyong paa, o maaring mga bubog or something. So make it sure, bago maglaro ang mga magkakaibigan, tignan muna ang lugar para mapanatili natin yung safety natin sa ating paglalaro. Tama ba, Tutor Alan? Tama. Unahin natin din ang kaligtasan. Isipin natin rather, Tutor Jeff, ang kaligtasan. Ayan. Huwag lang puro kasiyahan. Diba? Pasok pa yun. Ayan. Okay, so narito yung mga pull down natin. Pwede nyong gawin ito. Simple lang ito. Hindi ito kasing bigat nung warm-up exercise natin. Ito ay mga magagaan lang na gawain para nga i-cool down or pababain yung ating nararamdaman sa ating mga katawan. Okay? Una, paglakad, paikot-ikot sa palaruan. So, ikot lang kayo doon ng ikot. Siguro mga 3 to 5 minutes. Dahan-dahan lang. Ayan. Tapos, pag-uunat ng braso. Ayan, gano'n. Unat-unat lang ng gano'n. Ayan.
Pag ganyan, yan, eto, yan, ganun. Yan, panungunat. Okay. Tapos pagpapaikot ng braso, ganun uli. Yan, ulit kahit ito. Yan. Para yung braso niyo medyo bumalik sa normal. Yung... At pagdating naman doon sa paa, pagtaas-baba lang ng paa natin. Okay? Pwedeng kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. So that way, matutulungan tayo na makabalik yung ating katawan sa normal niyang estado. Okay. So, next tayo. Nakukuha niyo ba mga bata? Comment lang kayo ha. Comment kayo. Tingnan nga natin, kids. Lahat nga ng mga nakukuha ang gagawin sa ating cool down exercise. Mag-comment nga kayo ng emoticons or yeah. Mag-heart react ang ating learners o pindutin niyo yung heart react. Ayan, salamat kay Kwet Haduka. Ayan, nag-heart react siya. Ayan, kay Faye Paula. Alisto, salamat sa inyo. Opo, tutor from Martin Angel Dave Nagung. And Angela Becky. Ayan. Opo, tutor. Ibarra, ayan. Ayan, shoutout sa inyong lahat ha. I hope nakukuha kayo na mga idea para makapaglaro kayo ng maayos ng tumbang preso. Ayan, sige tutor. Heart lang kayo, comment kayo. Ayan, salamat. Okay. So ngayon, narito naman ang mga gawain upang mapaunlad ninyo pa ang inyong kasanayan sa paglalaro ng tumbang preso. Okay? Yung iba kasi sa inyo, alam ko mga bata, hindi pa ganun kasanay, no? Maglaro. So ngayon, ang advantage or ang kinakailangan ninyo para kayo ay ma-develop or umunlad yung inyong kakayahan sa paglalaro ng tumbang preso, narito yung ilang mga gawain na pwede ninyong gawin. Parang kumbaga sa sports, ay ito yung practice ninyo. Para kapag kayo ay nakipaglaro na sa inyong mga kalaro, yun, medyo maganda-ganda na yung skills natin pagdating sa pagtutumbang preso. Para hindi kayo matagal matataya. Diba, Tutor Alan? Ang hirap ng matagal na taya. Kailangan ng ensayo. Kaya ang mga sumusunod, mga bata, ay pwede nating gawin upang... Yan. Ano nga yan, Tutor Alan? Ano yung mga dapat nating gawin na yan? Siyempre, kailangan nating mag-ensayo sa pagtudla o pag-target ng pag-target sa lata. Yun, tama. Yan. Kailangan yan para kapag ka nasa actual game na tayo, yung dalawang pato natin na dalawang chinelas, panigurado, may isang tatama doon. Mm. Pangalawa, pagtakbo sa palibot ng bahay. Pwede to. No? Nakakatulong to para bumilis yung ating pagtakbo. Para sa tuwing tayo ay kukuha ng tsinelas, makakabalik tayo ng mabilis doon sa panimulang guhit natin. Nang sa gayon, hindi tayo kagad matataya. Nung taya. Diba, Tutor Alan? Mahalagang skills yan. At syempre, pwede rin nating yung miyembro ng pamilya natin, kapatid, o pwede rin magulang, yung pag-ilag sa pagtaya ng isang miyembro ng pamilya, pwede natin yung gawin sa bahay din. Ayun. Yan, makipaglaro kayo sa kapatid o kaya sa kung sino man ang kasama sa bahay. Siguro ang lead-up games na pwede nating gawin dito, yung maglaro kayo ng mataya-taya. Di ba? Yun, pwede yun. At pang-apat, yung paghagis ng tsinelas. sa panimulang guhit, yung kumbaga yung pamatuan, okay? Or pwede rin yung i-practice yung mismong paghagis ng tsinelas doon mismo sa lata. Okay? At panglima, Tutor Alan, syempre Tutor Jeff, yung pagdampot ng tsinelas na yung mabilisan din naman. Yun, tama 'yon. Kailangan 'yan para alam niyo na hindi tayo matataya. So, ito actually mga bata, ginagawa nyo to eh. May isa kayong physical fitness activity na ginagawa, yung mabilis ang pagdampot, and then tatakbo kayo. Ayan, tama, Tutor Alan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa skill-related fitness natin yan sa ating physical fitness test. Yung tinatawag natin na agility. Agility. Okay, yung kakayahang nating kumilos or magpalit ng pwesto or ng lugar sa mabilis na panahon. Yan. Mahalaga yon. At syempre, okay. Tutor Jeff, medyo, actually, mga bata, gusto namin kayong makasama pa ng matagal. Kaya lang, ang bilis ng oras, Tutor Jeff, ano? Oo nga, nakaka 27 minutes na ang bilis ng oras. Okay.
Kaya tumuloy tayo sa iba't iba pang gawain upang makatulong na mapaunlad ang kasalanan. Okay, so narito naman yung iba pang mga gawain para makatulong sa pag-unlad. Ito, maaaring huli na to. So comment lang kayo ha ng thumbs up or like kapag ka sa tingin ninyo makakatulong. Ayan ha, makakatulong sa pag-develop ng kasanayan ninyo yung mga gawain. At dislike naman or thumbs down kapag ka hindi makakatulong. Okay? Handa na kayo? Sige. Handa na, mga bata natin. Okay. Hello day, Valnes, Japit, Kurt, Albay. Prince Pamitan, pa-shoutout ko. Ayan. Okay. Si Japit, ang daming heart. From Albay. Okay. Ito na, Tutor. Okay na, Tutor. Okay na, Tutor Alan. Puntahan natin yung unang gawain. Tingnan nga natin kung makakatulong to sa pag-develop ng ating skills sa paglalaro ng tumbang preso. Ano ba yung ating unang gawain dyan, Tutor Alan? Ayan na, Tutor. Yung, ayan, paglalakad papunta ng plaza, palengke o paaralan. Yan. Okay. Paglalakad daw sa papuntang plaza, palengke o paaralan. Makakatulong ba yon? Makakatulong ba? Lala. Okay po. Comment-comment tayo. Yan. Ayan, ang dami nagko-comment, Tutor Alan. Grabe. Talaga namang sobrang. Si Gio Domingo, okay daw. Tama ka, Gio Domingo. Shoutout sa'yo. Tama, makakatulong yun. Oh. Trisha, dapat ko lang ang sagot. Diyan, Paolo. Ayan, sobrang active ng mga bata natin. Ramdam na ramdam okay, natin, Tutor Jeff. Tama signal nila, ka, ano? Oh, buti stable ang signal nila. Next. Next. Ito naman. Ayan, ganoon natin. Pangalawa. Pagja-jogging, Tutor Jeff. Yun. Pagja-jogging. Makakatulong ba ang pagja-jogging? Sabi ni Altea, okay daw. Like daw. Tama ba siya? Tutor Alan? Tama yan. Si Casey Venice, bye-bye, tama din. Si Prince Arkill, tama din. Yan. Si Lian. Okay. Sabi ni Cornel, bawal po. Bawal lumabas ang bata. May pandemic. Pwede sa bakuran ng maglaro. Yan. Oh, observe pa rin natin yung health protocol natin. Okay. Ang tamang sagot ay thumbs up. Okay. Like sign. Okay. At next tayo, Tutor Jack. Pangatlo? Ano yung pangatlo natin dyan na gawain? Ayan. Paglalaro ng habulan. Nabanggit ko na kanina ito. Makakatulong ba to para ma-develop yung skills natin sa paglalaro ng tumbang preso? Like or dislike? Ayan. Ayan. Ang dami, Tutor Jeff, na talagang sumasagot ng mga learners. Si Faye, talaga. Gladys, si Zainel. Hello sa inyo, si George Fernandez. Ayan, si Colette. Hello. Ayan. Hi, hello sa inyo. Ang mga sagot ninyo, mga bata. Okay, tama ba sila, Tutor Alan? Like down? Yay! Sabi ni Colette. Tama. Okay, ang pang-apat. Meron pa ba tayo dyan, Tutor Alan? Meron pa, Tutor Jeff. Ito na. Medyo siguro sa internet connection natin, ano? Kaya medyo... Okay lang yan. Didili ng kaunti. Aantayin tayo kasi, ng Tutor ating Jeff, mga bata. Mga bata, huwag muna kayo maglalaro ngayong araw na ulan. Hindi ko lang alam sa Pampanga, sa Cagayan o sa ibang bahagi kung naulan ngayon. Pero okay, dito po sa Rizal, may ulan din ha. O mga bata, mag-iingat. Tsaka kids, panonood. Pwede kayong maglaro sa compound ninyo. Yung mga kasama nyo na sa bahay, yung mga kasama nyong bata sa compound. Huwag kayong dadayo sa ibang lugar kasi nga tama kayo kanina, pandemic pa ngayon. Oo. Tama kayo dyan. Tama ka dyan, Tutor Alan. Okay, ang pang-apat nating gawain ay panonood ng TV. Makakatulong kaya ito o hindi? Ayan, tama na naman ulit ang sagot nila, Tutor Jeff, si Paula. Yeah, sabi ni Faye Paula. Si Keisha, Biro si Lenny, si Adriel, Colette. Ayan, John, si Colette. Paolo. Active talaga sila, Paolo, si Colette. Ayan, active. Ayan. Wow. Si Rain. Very good. Shout out sa inyo. Si Rain, si Eves, si Altea. Ayan. Tama ba sila, Tutor Alan? Ay, tama kayo. Hindi makakatulong ang panonood ng TV. Kasi ang nagiging bunga ng panonood natin ng matagal ng TV ay ano? Ano nangyayari sa atin, Tutor Alan?
So sa mata, unang-una yung mata natin, Tutor Jeff. Ayan yung strain. Ayan. Pwede yun. At syempre, maaaring maapekto ang ating mata. Ayan. Maging sa ating pagkilos, no? Kuminsan, sa tagal natin ng panonood or nakaupo, kuminsan tinatamad na tayong kumilos. Kaya tama yung ano natin eh, Tutor Alan, yung sinasabi natin bago tayo magsimula, kinakailangang gumalaw-galaw ang katawan, di ba? Yan. Tama yun, Tutor Jeff. At syempre, Tutor Jeff, ang pagwawali sa bakuran. Yan, makakatulong kaya. So sabi ni Lenny, thumbs up, very good, tama si Lenny. Yan. Sakit po ng mata ang aabutin sa panonood ng TV. Azina, si John Paolo, si Cyril, si Gladys. Pero kids, syempre, ang panonood ng TV, hindi naman masama kung balance lang. Okay lang din naman manood kasi may natututunan din naman tayo at nakakapaglibang. Pero yung Tutor Jeff, di ba, yung maghapon na o kaya yun na lang ang ginawa natin, ayun, medyo na, hindi na yun maganda sa ating mata. Tama. At pagkatapos mag-TV, Tutor Alan, magga-gadget pa. Nako, lalo na talagang maapektuhan. So, siyempre, ilalagay ang lahat natin sa balance. Ang sagot natin sa pagwawalis ng bakuran, tama ang mga bata natin, si Eves, si Faye, si Lian, Melanie, ay thumbs up nga. Very good. Ayan, tama, rap, ano na tayo? Medyo, Tutor, ano na tayo sa oras natin? Pero, alam, ayan, pwede natin, Tutor, alam ko na marami nang natutunan yung ating mga mag-aaral ngayon, ang mga nakasubscribe sa atin ngayon o nanonood sa atin ngayon. Pwede na po nila kasi ito siguro sagutan, Tutor Jeff, sa kanilang mga notebook o sa kanilang module. Makikita nila ito at ipasa nila sa kanilang sa mga teacher. Ang mga bagay na natutunan ko sa aralin ay, ayan, may blank yun doon. Sasagutan natin yung mga bata. Ano? So, kompletuhin lang natin yung pahayag. Okay? At ito na, Tutor Jeff. Gusto pa natin makasama ang mga learners natin pero talagang oras na para tayo ay magpaalam muna sa araw na ito, sa sandaling ito. Di ba, Tutor Jeff? Tutor Jeff, maraming nice salamat sa inyong lahat. See you ulit sa susunod natin sa pag-aaral ng Physical Education 5. Muli, ako po si Tutor Jeff, kasama ko si Tutor Alan, at lagi nating tatandaan, kids, galaw-galaw para sumigla ang ating buhay, hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw. See you next time. At ang susunod naman sa ating Tutor Jeff ay ang Health 5. Okay, so manood pa rin kayo mga bata. Bye-bye! Hello, Tutor Gina, bye-bye. Tutor Banji. Ayun na po. Hello po. Good morning. Hello po. Good morning. Ayan. Isang maulang umaga, Tutor Gina. Happy Teacher's Day to you. Good morning, Tutor Banji. Happy Teacher's Day din. Ayun, maulan ngayon, Tutor Banji. Ano? Kaya nga eh. So, simula natin at ating painitin ang umaga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kalusugan. Okay. Okay. So, bago tayo mag-start, Tutor G, basahin muna natin ang ating mga comments. Ano po? Ayan. So, habang hinihintay nating mag-share ng screen si Tutor Gina, atin munang batiin sila. Faye, Calixterio, ayan, good morning po, Martin Angel, ayan, good morning. Ayan. Good morning sa inyo, learners. Shout out muna, Tutor Vanji, sa ating mga kapwa guro dyan sa Tagaytay City Central School. Happy Teacher's Day po, mga kaguro ko po namin dyan. Ayan, happy Teacher's Day po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakatutok na guro sa buong bansa. Ayan. Good morning sa lahat ng learners at sa lahat ng ating learning facilitators. Ayan. So, batiin muna natin sila. Good morning po, learners. And syempre po, yes. Good morning din po sa ating mga magulang na nakatutok sa atin ngayong araw. So, welcome po sa ating Eduly online tutorial. Ayan. At ang aralin po natin ngayong araw ay ang mabuti at di mabuting pakikipag-ugnayan. So, syempre, Tutor Banji, ano, pasalamatan din muna natin yung ating mga bumubuo sa atin or sumulat sa ating mga module na ginagamit natin sa ating
Arali. So salamat po sa bumuo po ng module na ito. At ngayon mga bata, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang malaman ang positibong na idudulot sa kalusugan ng pagkakaroon ng mabuting samahan at matukoy ang mga palatandaan ng maayos at hindi maayos na relasyon sa ating kapwa. So iyan ang inaasahan namin ni Tutor Vandy sa inyong mga bata pagkatapos ng ating araling. Ayan, okay. So atin mo lang batiin, Tutor G, sila Adriel, si Faye, si Yumi, si Martin. Ayan. Yes, a good morning sa inyo, learners. Ayan, so ngayon naman may ipapakitang larawan si Tutor para naman sabihin nyo, ilagay nyo sa comment section nyo kung ito ba ay check kung nagpapakita na mabuting pakikipag-ugnayan at cross naman kung hindi. So handa na ba learners? Check or X lamang para sa mga larawan na ipapakita ni Tutor Gina. Comment down your answers, okay, kids! Okay, so ready na ba? Ayan, so unang larawan, learners. Ito ba ay check or X? Check kung may mabuting pakipag-ugnayan at X naman kung hindi. Ayan. Check or cross lang ha, kids. Comment down your answers. Ayan. So marami na ang sumasagot. Check daw. Tingnan nga natin, Tutor Vanji. So yan po ay check. Check. Ayan, sabi ni Yumi, ni Angel. Ayan, check ang mga sagot nila, Tutor Gina. Thank you sa inyo, mga learners. Shout out sa inyo. Check po yan. And then, pangalawang larawan. Okay, larawan ng mga kabataan o magkakaibigan. Masaya sila or magkakasama sila. Ayan. So, cross or check? Mabuting pakikipag-ugnayan ba yan? Ayan, okay. Sabi ni Lenny, check. Si Archie, check din. Si Rowena, si Azena, si Lian. Wow! Ayan, so syempre, check yan. Mabuting pakikipag-ugnayan ang ating nasa larawan. Ayan, pangatlong larawan. Oh, ano kaya yan, mga kids? Ayan. Ayan, check so natin. Pangatlong larawan. Check ba or X? Sa tingin nyo ba, learners, nagpapakita ba yan ng mabuting pakikipag-ugnayan? Mm-hmm. Kapag ba kayo ay nakikipag-away o ay nakikipag-suntukan? Ayan, sabi ni Azina, cross. Ayan. Okay, so shout out kay Lian, cross din ang sagot. Siyempre sabi ni Aros, cross yan. Jose. Hindi mabuti yan, mga kabataan or mga learners natin. Ha? Isang no yan. And then, ayun. Ano nga ba yan, Tutor G? Parang ano ah, nakikipag, nagbubulungan. Ano? Yes, parang pinagchichismisan nila yung okay. Isang tao. Ayan. Ayan. So umuulan ng mga cross ang nasa ating comment section. Meaning to say, iyan ay hindi isang magandang gawain. Ayan. So tama kayo, learners. Hindi yan mabuti ha. So iwasan ang ganyang mga gawain. So cross po yan. So bago tayo magsimula sa ating aralin, balikan muna natin yung ating yung mga nakaraang aralin natin sa Health 5. So buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng tamang parirala sa loob ng kahon. So number 1, ano kaya ang sagot sa number 1? Itumo sa iba? Oh, yes, comment down your answers, kids. Ano kaya 'yon? Yes, okay. May nakita na ako. Shout out kay Gio. Sabi niya, tao daw. Ayan, okay. Tao ka, Gio. Tao yan. So, makitungo very sa iba. Good. Tao, very good ka dyan. Next, number 2. May sagot na agad yung number 2 ni Lian, Tutor Gina. Okay, dali number 2 ni Biaya. Okay, thank you, Biaya. Tama, number 3? Ayan, iwasan ang matinding pagod. Okay, pagod. And number 4. Ayan. So sumasagot ang ating mga learners.
Okay, so tama, tao, biyaya, pagod, sarili. And last number natin, number 5. Siyempre yan ay ehersisyo. So mga bata, mahalaga sa panahon ngayon, kailangan natin ng regular na ehersisyo o regular exercise. So tama okay. Kayo mga kids, ang gagaling nyo naman. Para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit. Kaya kailangan yes, nating mag-exercise araw-araw, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, Tutor Gina, di ba? Kailangan nating palakasin ang ating mga immune system, ang ating katawan. Okay. Ayun, kahit na sa bahay, di ba kanina nag-PE kayo, so kailangan araw-araw nag-exercise tayo. So ngayon naman, learners, may mga salita akong ipapakita. So buuin nyo nga yung mga salita na yan para malaman kung ano ba yung mga katangian or na dapat naglayin para magkaroon tayo ng isang mabuting pakikipag-ugnayan. Sige nga, sinong makakabuo kaya ng salita na pinakita ni Tutor Gina? Ayan, comment or answers, kids! Ayan. So, number one. Ayun, may sumagot na. Sabi ni Martin. Sabi ni Martin, pagtitiwala. Sabi rin ni Azina. Martin. Okay. So, shout out sa lahat ng nagsagot ng pagtitiwala. So, isa yan sa kailangan natin, tandaan, kailangan may pagtitiwala tayo or pagiging tapat sa bawat isa para sa mabuting pagsasama. Sa ikalawa naman, ano kaya ang mabubuo ng ating mga learners sa number 2? Okay, basahin ko lang ang ibig sabihin, Tutor Gina, pagtanggap sa isa't isang pagkakaiba at napakikinig sa opinion ng iba upang mapanatili ang mabuting relasyon. Okay, so sagot na mga learners, ano ang mabubuo nyo kaya dyan? Okay, so pagtitiwala pa rin. Yes, sabi ni Lian, Tutor Vanji, respeto daw. So tama ba si Lian? Yes, sabi rin ni Japet, ni Aisha, at saka ni Eleanor Vidal. Ang gagaling. Okay, so, respeto. So, ikalawa, kailangan may respeto tayo mga learners sa pagtitiwala, respeto. Next. Medyo delayed lang tayo ngayon kasi parang nag-aano yung connection natin eh. Oo, parang kahapon pa siya. Okay. Ayan. So, pangatlo, pakikipag-usap ng maayos sa ating kapwa para daw hindi masira ang magandang samahan. So, ano kaya yan, learners? Ayan, so respeto pa rin ang nababasa ko. Oh, medyo nalilate yung ano natin. Ano? Sabi ni ayan, may sumagot na. Sabi rin ni Yumi at ni Lian at ni John, komunikasyon daw. So, tama okay. Ko, learners. Mahalaga yan na talaga, di ba, Tutor Gina? Kahit saan mang relasyon, mapakaibigan, mapamilya, sobrang mahalaga ang pagkakaroon ng komunikasyon. Okay, so yan. Very good tayo dyan, Tutor Vanji. Nauutal ka man, pero importante komunikasyon. Naitawid pa rin at naitulay. Yes, naitawid, Tutor Vanji. Okay, next naman. Pagpapahayag ng nararamdaman na makatutulong upang mapabuti ang kalusugan. Ayan, ano kaya ang tamang sagot? Favorite ni Tutor Gina at saka ni Tutor Vanji eh. Ano kaya yes, sagot nila? Yes, of course. Oo naman. Yan ang kauna-unahang dapat meron ng isang tao. Ayan. Diba, Tutor Gina? Okay, oo. So kids, ano kaya yan? So paborito yan ng lahat. Ayan, okay, so habang hinihintay natin. Ayan, okay, si Marty, so, sumagot na siya. Ang sagot niya ay pagmamahal. Okay, ayan. So very, ayan, umuulan ng pagmamahal. So napakagandang tingnan naman, no? Ang sarap sa pakiramdam na maraming nagmamahal. Correct, ayan. Totoo yan. Pagmamahal, learners. Sobrang okay. Sarap ka sa pakiramdam ng may nagmamahal at nagmamahal. Diba, Tutor okay. Gina? Yes, at next ay pagbibigay halaga sa isang tao upang maiwasan ang negatibong epekto sa pakikipag-ugnayan. So ano kaya yan? Pagbibigay halaga daw sa isang tao upang maiwasan ang negatibong epekto sa pakikipag-ugnayan. Mm-hmm. Mahalaga yan. Napakahalaga rin yan, Tutor Gina, sa isang relasyon. Kahit anong relasyon yan.
Diba? Yeah, so lahat naman yan, no, pinakita natin, mahalaga talaga yan. So pagpapahalaga daw, sabi ni Tricia. So tama ka, Tricia. So pagpapahalaga. So yan mga learners, sa tandaan, ang mga palatandaan or kailangan natin sa ating sarili para magkaroon tayo ng mabuting pakikipag-ugnayan. Una, kailangan may tiwala. Pangalawa, kailangan may respeto. Pangatlo, Tutor Vanjie, ano nga ba? Kailangan? Bukas ang ating komunikasyon at ang ating pakikipagtalastasan at ang ating pagmamahal at ang ikalima naman ay syempre kailangan ang pagpapahalaga. So ayan learners, ha, tandaan. Pero syempre learners, meron din namang mga palatandaan na hindi maayos ang relasyon ninyo kung ganito. Una, kulang sa pagmamahal at suporta mula sa pamilya o kaibigan. May kinikilingan o hindi pantay-pantay ang pagtingin sa bawat miyembro ng pamilya o mga kaibigan, walang paggalang o respeto sa opinyon o ideya ng bawat isa at walang oras sa pakikipag-usap. So learners, kung iyan ay nasa inyo, mga palatandaan nyo sa inyong mga sarili, naku, iwasan na yung mga yan kasi hindi maganda sa pakiramdam kapag may ganyan kayong palatandaan, di ba learners? So kailangan lagi tayong maganda yung pakiramdam. So kilingin lagi natin yung kabutihan. Tsaka ano rin yan, nakakaiwasan ng stress, di ba? Yes. Magiging, magiging way din yan para maging maganda yung ating aura, di ba? At makita ng tao na tayo ay malusog within and out. Okay, so ngayon naman si Tutor Vanjie. Okay, so ibibigay naman ng mga bata ngayon kung ano ba yung kabaligtaran ng mga salitang mabubuti sa or ano kaya yung mga salita na hindi mabubuti. So ano nga ba yung kabaligtaran ng masaya, learners? Bigay nyo ngayon, ayan. Hindi mabubuti. Sige nga, comment down your answers, kids. Ano ba yung kabaligtaran ng masaya? Ayan, so okay. Okay, medyo late yung ating ano, no, yung comment. Ayan, malungkot daw, ayan. Sabi ni sumagot na si Gio. Gio. Ayan. Okay, so tama ka, Gio. Malungkot. So ang mabuting pakikipag-ugnayan ay masaya at ang hindi naman mabuti ay malungkot. So samantalang ang tapat. Okay, ano so daw tapat. Ano daw ang tapat? Okay, so syempre kung tapat, sinungaling, Tutor Vanjie. Ayan. And then, Number three, magulo. And then number four, kapag mahal, merong puot o sakit. And then number five, may kinikilingan o kinakampihan. So syempre, Tutor Vanjie, ang pipiliin lagi natin ay yung kabutihan. So, lahat lang dapat ng mabuti. So, iwasan natin yung hindi mabuting pakikipag-ugnayan, learners. Okay. So, para maging malusog, isa rin yun sa mga palatandaan na tayo ay malusog. Diba, Tutor Gina? Yes, kung nagagawa ba natin ang mga mabubuting bagay. Okay, ngayon naman, learners, so piliin nga yung mga nagpapahayag ng mabuting relasyon. So ano-ano kayang mga letters ang nagpapahayag ng mabuting relasyon? Ito ba ay A, B, C, D, or E? So pwede nyo nang i-comment sa mga bata, ha? Ayan, so marami yung sumasagot kanina sa ating mga tanong. So magulo, sakit. So ngayon naman, mga bata, ano kaya yung mga letters na nagpapahayag ng mabuting relasyon? So sige nga. Ayan, so kung ang sagot ninyo ay letter A, letter B, and letter D, tumpak kayo mga learners. So yan po yung mga nagpapahayag na mabuting relasyon. So letter A, letter B, and letter D. So bumisita sa kaibigan kapag may sakit, ibigay ang mga pinaglumaang damit sa ating kapitbahay, at kailangan nagsisimba din tayo tuwing Linggo. Pero sa ngayon, parang bawal pa rin naman lumabas. Kaya kahit sa ano lang, sa virtually sa TV, pwede. Ayan. Virtual. And yung natirang letters, ayan, so ABD, tama, mga bata natin, sina Lian, sina Jehar. So thank you sa pagsagot mga learners. So and letter C at letter E, yun naman yung mga hindi mabuting relasyon.
Ayan, so learners, next na tayo. Ayan, isipin natin mga bata, ano, na ang maayos na relasyon ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay at nagdudulot ng katahimikan o kahinahunan ng kalooban ng isang tao, samantalang ang hindi maayos na relasyon ay nakapagdudulot ng kalungkutan at tensyon o alalahanin. Okay. Kapag ang isang bata, tulad mo daw ay masaya sa kanyang pang-araw-araw na buhay, nangangahulugang ito na siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa, Tutor Banji. Tama, di ba? Ayan. Okay pala, tandaan yan, kids, ha? Na kayo ay maituturing na malusog, di ba? Nabanggit natin yon last time, Tutor Gina, na hindi lamang sa panlabas na pangangatawan pwede nating masabi na kayo ay isang malusog. So, ito pala, tandaan din to ng pagiging malusog kung kayo ay marunong makipag-kapwa tao. Marunong, yes, maganda ang pakikitungo. Yes, Tutor Banji. Okay. Ayan. So, ngayon naman, learners, alamin nga natin kung totoo ba o talaga bang natutunan natin ang mga aralin ngayong araw. So, pero bago yan, tingnan muna natin, mag-shout out muna tayo sa ating learners. So, sabi ng mga bata natin, opo, opo, opo. So, kailangan tandaan mga bata, ha, isipin or unahin lagi ang kabutihan sa ating kapwa. So, opo, sabi ni Lenny. Ni Lenny, opo daw, sabi ni Sean. So, shout out sa inyo mga learners. Okay, so tuloy tayo, Tutor Gina, para sa number one. O, pakibataan kung ang mo sa maayos, kung ang maayos na relasyon ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay, ang hindi maayos na relasyon ay nagdudulot ng patlang. A. Kalwalhatian, B. Kapayapaan, C. Kayamanan, D. Tensyon at alalahanin. Ayan, comment down your answers, kids! Okay, so ano kaya ang sagot dyan, mga learners? Okay, so number one, sabi ni Gio, letter C daw. Nagdudulot daw ng kayamanan. Pwede. So, sabi naman ni Lenny, di po. Sabi ni Rowena, letter C. So, nagdudulot na tensyon at alalahanin sa ating mga sarili. So, tama din naman, kayamanan. Ayan. Next, number two, Chutor. Okay. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng hindi mabuting pakikipag-ugnayan maliban sa isa. Hindi mabuti, ha, mga kids. A. Walang tiwala sa isa't isa. B. Walang pagkakaunawaan. C. Mapanglaw o laging malungkot. At letter D. May epektibong pag-uusap o komunikasyon. Okay, so sa number two, Tutor Vanji, no, baka malito sila sa kanilang mga sagot, no. Ang hinahanap natin ay yung isa na natatanging mabuting pakikipag-ugnayan. Okay. So lahat ng yung tatlo dyan ay hindi mabuti. Hindi, so may natatanging isa. Yes. Mm-hmm. Tingnan nga natin. Ang sagot ayan, ng mga sabi ni Angel natin ay letter D. Ayan, so sa letter D daw. Sabi ni Faye, yan. Letter D din. Okay, so tingnan nga natin, letter D. So mabuting pakikipag-ugnayan maliban sa isa ay may epektibong pag-uusap o komunikasyon. Kasi sa apat na yan, yung letter D lang ang nagpapakita na mabuting pakikipag-ugnayan. So number three na tayo. Makikita sa may magandang relasyon ang pagiging masaya, tapat, may tiwala, respeto, at ano kaya iyon? Okay, so comment down your answers. Ano kaya ang tamang sagot? Ito kaya ay malungkot, pagmamahal, pananakit, o selos? Ayan. So, ang sagot nila ay letter C daw, pagmamahal, sabi ni Prince. Sabi din ni Ashena, letter C. So, tingnan nga natin kung letter C nga ba ang sagot. Yes, tumpak, letter C. Makikita sa may magandang relasyon ang pagiging masaya, tapat, may tiwala, respeto, at pagmamahal. Ang favorite ni Tutor Gina, Tutor Banji. Pagmamahal. Yes, of course. Ayan. And then, number four.
Ayan. So, ayan. Bakit daw ba mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na relasyon mga bata? Ito ba ay A, mahalaga dahil sisikat ka? B, mahalaga dahil angat o yayaman ka? C, mahalaga dahil utos ng mga magulang, guro at nakatatanda? And letter D, mahalaga dahil nagdudulot ng saya sa buhay at katahimikan ng kalooban. Okay, so letter D, sabi ni Ashena. Sabi rin ni Gio, letter D daw po. Okay, so ayan. So tingnan nga natin kung letter D nga ba ang sagot ng mga or tamang sagot. Ayan. Humabol pa si Eleanor at saka si Faye. Okay. Letter D daw. Okay, so ang gagaling niya naman kids, D, tama. Kasi nagdudulot yan ng saya sa buhay at katahimikan ng kalooban. And number 5. So alin kaya sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan? Sige nga, Tutor Vanjie, ano ba yung pagpipilian natin? Okay, so sa letter, anong number na tayo? Number 5, Tutor Gina? Yes, Tutor Vanjie. Sa number 5, alin sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa? A, tinutukso ni Aldrin ang pilay niyang kaklase. Letter B, ipinahiram ni Luz kay Fe ang isa niyang ballpen. Letter C, tinawanan ng buong klase ang maling sagot ni Jay. And letter D, kinuha ni Shaira ang papel ni May nang walang pahintulot. Okay, so ano kaya ang sagot ng mga learners natin? So letter B daw, sabi ni Aisha. Letter B, sabi ni Lenny. Letter B po. So tingnan nga natin kung letter B nga yan mga learners. Okay, so letter B, tama kaya dyan learners. Ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay letter B. Ipinahiram ni Luz kay Fe ang isa niyang ballpen. So magaling naman mga learners. Okay. Ayan siya, Tutor Vanjie, ano? Bibigyan natin ng karagdagang gawain ng mga learners natin ngayong araw. So learners ha, pwede nyo itong sagutan sa inyong bahay or sa notebooks nyo. Basahin ng mabuti ang mga tanong at sagutin ito. Isulat ang iyong sagot sa loob ng mga logo. So number 1, anong magiging epekto ng hindi mabuting pakikisama sa kapwa? And number 2, para sa iyo, ano ang dapat gawin upang mapanatili ang maayos na ugnayan ng isang pamilya? And number 3, bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang mahusay na napakikitungo sa bawat tao? Ayan, so kids, pwede niyong screenshot para mamaya sa paggagawa niyo o pagsasagot niyo. Diba, Tutor Vanjie? Okay, babalikan natin yung mga sagot nila na yan pag tayo ay nagkita-kita sa susunod nating pagsasama-sama. Ano, Tutor Gina? Okay. So, ayan, Tutor Vanjie. Ayan. So, salamat na muli sa inyong pagtuto. At sana nakapaghatid kami ng kaalaman tungkol sa kalusugan sa ating Health 5 ngayong araw na ito. Okay. So, yan. Siyempre, Tutor Vanjie, tayo ay mapapanood tuwing araw ng Martes, LSG, hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang yan. Pwede nyo po kaming panoorin sa FB page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, or kaya naman sa YouTube. Ating, yes. Ayan. At sa ating DepEd Itulay. Okay po. So yung ano tawag dito, yung code po na nakikita dito sa ating screen, pwede nyo po yung i-scan para sa ating evaluation ngayong araw. Apo. Ang inyo pong mga mungkahi, suggestions, comments, ay amin pong malugod na tatanggapin. Ayan. So muli po, ako si Tutor Gina. Nagpapaalala po na ang kalusugan ay isang kayamanan. Yes, so kids or learners, manatili po kayo lagi sa inyong tahanan at syempre, lagi natin panatilihin ang kalusugan. Yan. Stay safe and stay home. Stay at home, kids. Okay. Hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat, learners. Ayan.
Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Eatlay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Eatlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Eatlay!